Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Sir John at welcome sa Sinagam. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang ating unang lesson para sa Earth and Life Science. At ito ay may kinalaman sa origin and structure of the Earth, specifically the planet Earth. Sa pagtatapos, ating masasagot ang mga tanong na, what are the characteristics of the Earth that enable it to support life? At pangalawa, how these characteristics sustain the needs of living organisms? Alalahanin muna natin ang lokasyon ng mundo base sa nakaraan nating pag-uusap. Sabi na ang Earth ay nasa tinatawag na habitable zone. Ito yung zone na kung saan ang temperatura ay tama lamang para ang liquid water ay mag-exist. So, isa-isahin natin ang mga planeta, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mercury hanggang Mars, ang tawag natin dyan ay terrestrial planets, sila yung inner planets. At Jupiter hanggang Neptune, ang tawag naman natin sa kanila ay gas giants or Jovian planets, at sila naman yung outer planets. At ang planets na nasa habitable zone ay ang Earth at saka ang Mars. Sabi nga, Earth is the only planet that harbor life. Siya lang ang kayang mag-sustain at mag-support ng life. Siya ay makikita, or ang ating planet ay makikita sa habitable zone. It has a molten nickel iron outer core which gives rise to an extensive magnetic field. Bigyan natin ng emphasis yan a little later. It has an atmosphere that shields us from harmful radiation coming from the sun. So yan yung mga factors initially that make our planet habitable. So hindi lang siya dahil sa nasa habitable zone yung planet natin. Meron pang ibang factors that makes our planet able to support and sustain life. So pag-usapan natin ang iba't ibang factors that make a planet habitable. The first one is temperature, followed by atmosphere, we have the nutrients, and we have energy. So, tignan natin at i-compare natin ang mga factors na ito sa iba't ibang scenario at sa iba't ibang kondisyon. Magsimula tayo sa temperature. Pag masyado daw mababa ang temperatura, ang ibig sabihin nito ay mas mabagal ang paggalaw ng mga particles. At pag mas mabagal ang paggalaw ng mga particles, hindi magpo-proceed with chemical reaction. So the higher the temperature, the faster chemical reaction would become. Pero dahil mababa ang temperatura, so yung chemical reaction na inaasahan natin ay baka hindi maging posible. Another thing, pag mababa daw ang temperatura, it will not permit liquid water to exist. Therefore, posible na kung mababa ang temperatura, yung water ay mag-exist as solid. Sa temperature na negative 15 degrees centigrade hanggang 115 centigrade, dito daw sa temperature range na ito, life thrives, ibig sabihin nagkakaroon ng buhay. At ang water ay mag-exist bilang liquid. Kung sobrang naman taas ang temperatura, yung mga macromolecules and even the genetic material kagaya ng DNA and RNA ay masisira. So, hindi pwede yung sobrang mataas na temperatura. Bukod dun, ang ibig sabihin ng mataas na temperatura ay mas madaming pag-evaporate ng water kung meron man dun sa heavenly body na yon or sa planet na yon. So, the higher the temperature is, more evaporation would happen or the water evaporates faster. At sa lahat-lahat ng yan, ang planeta lang natin ang may surface na ang temperature ay tamang-tama lang to satisfy the criteria para masabi na kaya niya mag-support ng life.
Let's go on with the next factor, and that is atmosphere. Some planets or moons have insufficient gravity to hold an atmosphere. Pag masyadong maliit ang planeta o ang isang heavenly body, hindi sapat ang gravity nito para i-hold yung gravity. Ah, ang atmosphere, sorry. Hindi kagaya ng Earth at saka ng Venus. Yung size nila ay enough, or yung mass din nila ay enough to hold the gravity. Kaya yung Earth, yung atmosphere natin ay nandyan at hindi kumakawala sa ating planeta. It's because hinuhold siya ng gravity. Ang atmosphere ng mundo ay may taas na umaabot ng hanggang 480 kilometers. Pero kung ikukumpara siya sa atmosphere ng Venus, kung ikukumpare natin ang kapal ng atmosphere ng Venus at ng Earth, di hamak na mas makapal ang sa Venus. Around 100 times na mas makapal kaysa sa atin. So sa solar system, Earth, Venus at saka ang isang moon or satellite sa solar system na ang pangalan ay Titan, ang may significant na atmosphere. So yung Mars, wala ba siyang atmosphere? Ang sagot, meron. Pero sobrang nipis. 1% lang nakatumbas ng atmosphere ng mundo or ng Earth ang meron ng Mars. So hindi kasi ganun kalaki ang planet Mars para mag-hold ng atmosphere. Hindi kagaya ng Earth at ng Venus. Next factor is energy. Pag masyadong mahina or maliit ang amount of sunlight at ang chemical energy, yung mga organisms ay posibleng mamatay. Bakit? Dahil nga ang temperatura or ang chemical reaction ay nakadepende sa temperature, hindi magpe-permit or hindi ha mangyayari ang chemical reaction dahil mababa ang sunlight or ang energy na nakukuha mula sa sun. If there is a steady input of light and chemical energy, cells function. So, tama lang. Pag masyadong maliwanag or masyadong mataas ang energy, ang ibig sabihin nito ay mataas din ang temperatura. At nabanggit natin na pag mas mataas ang temperatura, mas mabilis ang reaction at baka hindi kayanin ng organisms or ng heavenly body yung bilis na reaction na yun at hindi nito kayang mag-support ng life. In addition, pag masyadong mataas ang enerhiya na nanggagaling sa source, for example, ang araw, kasama nito ang iba't ibang harmful radiation kagaya ng ultraviolet rays na pwedeng makasira din ng cells ng mga organisms. So, anong meron sa solar system natin? Inner planets receive light than outer planets. So dahil mas malapit yung inner planet sa sun, mas madaming amount of sunlight or energy ang natatanggap nito compared to the outer planets na malayo na. And let's talk about the final factor, which is nutrients. So ano ba yung ibig sabihin ng nutrients na yan? May kinalaman yan sa mga chemicals or nutrients na nasa surface ng iba't ibang daigdig or planets. Ibig sabihin ba wala ng nutrients ang ibang heavenly bodies? Well, meron. Pero paano na ma-manage itong nutrients na ito? Kung ang planeta daw ay walang sistema para ma-deliver ang mga nutrients, hindi masusuportahan nito ang buhay. So ano yung sinasabing sistema? Ito yung mga proseso sa isang planeta na siyang nag-flow or nagpe-permit para mag-flow ang mga nutrients na ito. Solid planets have nutrients in them. Those with water cycle and geologic activities can transport and replenish chemicals needed by the organisms, kagaya ng Earth. Ang Earth ay mayroong water cycle at masyadong aktibo ang ating internal structure. So may lindol, may volcanic activity at nagpe-permit ito para yung mga nutrients ay mag-flow all throughout the planet.
Pag masyado na maaktibo ang isang planeta, hindi nito mabibigyan ng oportunidad ang mga organismo na tanggapin or i-grasp itong mga nutrients na ito. Hypothetically, halimbawa sa Venus, sabihin natin, geologically active siya, pero dahil sobrang init niya, sobrang bilis ng paggalaw ng mga chemical reactions doon, so kung meron mang buhay doon, hindi niya ma-absorb yung nutrients dahil sa bilis ng mga pangyayari sa kanyang planeta. With that, masasabi natin ang Earth ang planeta na may water cycle, may atmosphere, volcanoes na siyang nagsi-circulate, nagre-replenish, na nagsa-cycle ng mga resources. So, anong masasabi natin? Kailangan ng liquid water para masabi na habitable ang isang planeta. Kailangan meron siyang makapal na atmosphere para protektahan sa harmful radiation coming from the sun at itarap ang init para hindi maging frozen ang nasa loob ng planeta. At higit sa lahat, kailangan na mayroong activity ang planet para yung mga nutrients ay masa-cycle out or matatransport sa iba't ibang bahagi ng heavenly body or ng planet na ito. So, in summary, number one, habitable ang planet natin, ang Earth, because it has the right distance from the sun, yung ang tinatawag na habitable zone. Pangalawa, ito yung isa sa unique sa ating planet. Meron tayong magnetic field na nagde-deflect ng harmful radiation coming from the sun. So saan galing ang magnetic field na ito? So ang sagot ay galing siya sa outer core na binubuo ng molten, nickel, and iron. So dahil nagkakaroon ng convection or paggalaw itong molten, iron, and nickel or outer core na ito, nagki-create siya ng magnetic field na siyang nagpo-protect sa atin from the harmful radiation coming from the sun. Kung makikita natin sa image na ito, ito for example yung sun, at nagsushoot siya ng high amount of energy, tremendous amount of energy, sa lahat ng dako sa solar system, including our planet. Pero bakit hindi tayo naluluto, hindi tayo nasusunog? It's because we have a protective layer called the magnetic field. Earth is habitable kasi it is kept warm by an insulating atmosphere. So, nasabi ko nga kanina that the function of the atmosphere ay hindi lang para protektahan tayo from the outside. It also traps the heat inside para ma-retain yung init na kailangan natin para mabuhay. Number 4, it has the right amount of ingredients for life including water and carbon. Okay. Now, try natin i-compare ang mga terrestrial planets gaya ng Earth, Venus, at saka Mars. So, saan sila magkakapareho? Of course, lahat sila ay terrestrial. Ibig sabihin, they are solid, inner, gawa sa bato. Pangalawa, merong atmosphere. Pangatlo, nagro-rotate sa sariling axis. Ibig sabihin, may day and night. Number 4, may water sa planet Earth at saka sa planet Mars. Meron ding carbon dioxide na essential para sa, let's say sa atin, sa planet Earth, sa photosynthesis, at may mga landforms. Saan naman magkakaiba? Ang Venus, walang proof na mayroong tubig sa Venus. Pangalawa, ang Venus at saka ang Mars do not have oxygen gas, hindi kagaya ng Earth. Number 3, Earth lamang ang may life form. So, yun yung reason kung bakit yung planet Earth natin ay kayang mag-sustain at mag-support ng life. Alagaan natin ito. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat.